baby. Where you going? Don't know. Kuting Reef. Ay, kainin ito. And she is driving. Cute lagi na oh. Ipanghimo din na din eh. Just don't. Oo. Nadat na namin masama ang panahon kasi ito yung panahon na may bagyo ng pangalan Betty. Kaya sobrang hangin at maalon, so di namin sure kung ma-enjoy namin yung dagat. Kasi matagal akong nakabook dito. Nung sa US pa ako, nakabook na ako dito ng 2 days. So titingnan na lang natin kung kakalma ba yung alon. I have a guest. And this is the room. So when you enter here, this is the bedroom. And then it has a native closet here. And that's our luggage over there. And they have a small refrigerator here. This is the bathroom. We have to open the light here. So this is the bathroom. And there. That's the shower area. So it's just fine. They have that thing. And you can close this thing here. Just like that. So pagkatapos ko mag-tour ng kwarto namin or cottage namin, ito naman ako gagala-gala dito. Nagtitingin-tingin ako sa view kasi I'm actually amazed of the place, pati si Habi, kasi maganda daw. Hello, Miss. Ang ano lang kasi, dahil mahangin talaga sa araw na to. Sobra talaga ang hangin. Tapos, di ba yung cottage malapit sa dagat? Actually, it's very nice.
Tapos sabi ni Hubby, babalik daw kami dito. So hopefully, makabalik din kami dito. But di pa namin alam kung kailan. Kasi maganda yung lugar eh. Nakaka-relax. And then, maganda rin yung ano. May mga ano din sila. Maganda rin yung kanilang food. Masarap. Then mababait din yung mga server nila. Friendly. Ito yung mga panahon na may bagyong Betty na hindi nakapasok sa Pilipinas. So ito yung nadatnan namin sa resort na ito. Pero maganda ang resort, kaso lang yung alon talaga, hindi mo mapigil. So titingnan kung pwede bang makapag-swimming, kung hindi ba delikado lalo na sa mga bata kasi kasama ko ang mga apo ko. So later titingnan natin kung tatahan ba yung alon. So habang nag-antay kami ng dinner, ito, nagpipicture-picture muna kami, nagpo-post-post ng kung ano-ano, pero mahangin pa rin talaga. At meron ding occasion doon sa may tent na yon sa unahan. Maganda ang area na to. Sabi ng asawa ko, babalikan daw namin ang lugar na to. Nagustuhan niya. Maybe if the thing is not, I know, bawal magtapon, garbage, not allowed. But people are throwing. Private property, no trespassing, garbage, by. Okay. But what I'm saying, if this water or the ocean is not so much, you can go there. It's the water is over there only.
not like this. Ang asawa ko naman, masipag na nagbi-video sa akin. Kahit saan ako pumupunta, naglalakad-lakad, binibideo niya ako. Magandang infinity pool nila. Kasi overlooking siya sa ano, sa ocean, di ba? Hindi, mababait din yung mga staff, lalo na sa area doon sa ano, sa restaurant pag kumain ka. Mababait yung mga server. Tsaka malinis naman sila. Malinis yung area, malinis yung mga bedroom. So ito, nag-antay-antay kami sa dinner namin. Nagpi-picture-picture naman kami, nagkwento-kwentuhan dito. Malapit sa infinity pool. At dito naman sa area na to, mayroong party. So, kaya naka-ano ako kasi yung music nila, iwasan nating masipi, di ba?
sa gabi, di ba? Pagkagutom na yun si Dad. Sa bagay, 3 pa kami kumain eh. Di pa masyadong gutom yun. Sa gabi. Tapos mayroon pala silang bar dito. Oh. May bar. Nang lagkit na ako, parang gusto ko maligo. Parang gusto kong tumalon dyan sa swimming pool eh. Pero di ba bawal umihi sa swimming pool? Wala naman siguro umihi dyan, di ba? Nasa? Ha? Imo din kita lawan. ingon si Kisha, pangitaong lasa ng swimming pool. Ininom mo ba? Ay, kaya sabi ko, tinikman mo ba? Ito maganda magpaano, magpa... At ito naman ako, nagmamodel-modelan dito sa infinity pool. Ninanamnam yung ganda ng view. Diba? Habang nag-aantay sa hapunan namin. Kasi bihira itong mangyari. Puro trabaho ang nangyayari. So, bihira makapag-bakasyon, diba? Kaya enjoy life, diba? Napaos. Kung kayo na mag-propose, paos. Parang ako yung iiyak. Na-shock ka ba? Na-shock ako eh. Parang ako yung iiyak eh. Kasi, napaka-secret nyo ah. Ano, parang ako ang iiyak eh. Parang ako yung iiyak. Oh my gosh, I think.
So next day, it's Sunday morning sa Philippines. So nanood kami ng Central Live online. So we have to worship the Lord habang kumakain kami ng almusal at tinitingnan ang magandang view dito sa kapaligiran. Shout out to Central Church, they worship song, worship Sunday online. We are in the Philippines. And the thing is, Lisa, scrambled egg, mango shake. Mango shake, and you have water. Get an appetite. And we have the service, and I have my coffee. Now, Romans chapter 5, the very next area of Paul talks about how God has already gone ahead of us. It says, but God showed his great love for us by sending Christ to die for us. I have bacon. While, you see that? While, we were still sinners. In other words, before we came to faith, it's a little bit wavy, but it's really good in here. It's relaxing. And then we're watching Pastor Jude. You know, in the Old Testament, the word wait is the exact same word. So ito, magmamarinda kanina natin yung mga bata umalis, kaya kami lang yung mag-snack ng ice cream. Nagmarinda kami. Si Javi naman ay border ang kakainin niya. Sa loob kami kumain, sa loob ng restaurant nila, hindi kami doon sa outdoor kasi masyadong mahangin ang sa labas. So ito, gagala-gala ako dito sa labas. At dito yung outdoor na pwede kang kumain sa labasan ng restaurant. At makikita mo rin yung kanilang mga menu dito sa labas. Meron silang main course. Meron din silang Chinese Laureate, Pinoy Fiesta, na isang set na ang orderin mo pang maramihan. Mayroon din silang halabira, Bisayang Bisaya, di ba? Lunch special siya, 1,250. Mayroon din nakalagay diyan kung ilang person ang pwede sa food na 'yan. And then mayroon din silang halo-halo, 110 pesos. Aloha. O, di ba? 199. Kung totoosin mga kapatid, mas mura talaga ang food dito sa Philippines compare sa US. Kasi sabi ko kay Hubby, minsan pag kumakain kami sa restaurant or example sa Denny's, sa aming dalawa, minsan binabayaran namin ay $60 or depende na lang sa order namin kung mag-dessert pa si Hubby. So, yung $60 dito sa Philippines, marami na yun. Marami na ang pagkain na yun, di ba? So, meron din silang mga dito, may kayak, kaso lang, hindi namin nagamit yung kayak kasi free sana for guest.
dahil nga sa sobrang alon, talagang hindi namin na try. Wala kang matry na kahit anong gawin sa dagat kasi sobrang alon talaga. Diba? Maganda sana. So, better luck next time. May banana boat din sila, oh. Diba? Sana na-experience namin yan. Kaso nga, may bagyo nung dumating kami. Alam nyo bang nanigas ang buhok ko sa sobrang hangin? Tapos yung hangin kasama dagat. Parang nagaano yung alat ng dagat sa buhok mo at saka sa balat mo. Kasi sa sobra talagang hangin at saka maalon. Parang nag-i-sprinkle yung ano, yung dagat sa kahit saang party ng ano, resort. Bedroom here. Then, can you see that huge pathway? You're the tour guide, and this is the shower area. Ay, sorry. Nag-video-video ako, kuya. Kuya, unsa man ang likod ani? Kuya, ka po, kasana dyan. Kuya, ka po, kasana dyan. Parintahan ka po? Oo, ganang. Ako ba nang lamot? Asa dyan nang niya? Awa, bakit ingon siya, oh. Napadawlain di ha, pahal siguro na, ingon siya. Okay. Subo ko na siya lang. Ati buong kabalay. This is the shower area here, toilet here, see, it's nice, bathroom here, toilet, oh, shower, okay, so this one is shower, the water is working, nobody is there, toilet, washing hands, shower, and toilet. Oh yeah, shower. So, toilet for woman, toilet for woman, shower for woman, shower for woman. And she said this is another thing. Yes. That's entire house. You can rent. This is the infinity pool. This is my phone. So this is the infinity pool. Okay.
sa ngayon para sa Costco. Ay! Pwede mag-video? Sumaod ay ni dinhi na kadaghanan tag pila ka tawso dinhi. Oh, okay, this is a big area, ha. So then this is 1 2 3 4 5 6 7 plus the okay. Yeah. And their pathways are cute. So, habang nag-aantay kami sa mga bata dahil umalis nga sila, doon sila natulog sa tatay nila. Nagpasyal sila doon sa lugar ng tatay ng mga anak ko. So, pinagbibigyan ko lang sila kasi yung dalawa kong anak, sa Dubai yan sila. So, hindi nila laging nakikita din yung tatay nila. So, pinabayaan lang namin. So, magla-lunch kami ni Javi, kami lang dalawa na naman. Pero mamayang gabi siguro ang dating ng mga yon, ng mga anak ko. Maalon pa rin. At mahangin. Spaghetti with beef and cheese. It's relaxing just because of that typhoon the other day. You just look at the wave. It's even calmer today than yesterday and the other day. So as you see,
So kahapon hindi na kami nag-dinner kasi nag-late lunch kami, then nagpahinga na kami kasi pareho kami ni Habi inuubo, mas grabe yung ubo ni Habi. So dinig nyo naman na yung boses ni Habi ay talagang iba yung boses niya, congested siya. So ganyan talaga kasi nanibago siya sa temperature sa atin sa Pilipinas. Ako nga din eh, Pilipina naman ako talaga, pero dahil nga sa ilang taon din na hindi umuwi, ganun din ang maramdaman, makakasakit pagdating sa Pilipinas. So ang mga bata dumating kagabi, medyo late na. So diretso tulog na din sila pagdating nila. Diretso na sila sa cottage nila. So ngayon kasama namin sila sa almusal. Pero mamaya darating yung tatay ko at kapatid ko, mga kapatid ko, para sabay-sabay kaming mag-lunch. At sabay na rin check out namin. So ito, Pilipinong-Pilipinong-Pilipino ang ating almusal. Mayroong nag-order ng lugaw. Tapos yung mga anak ko, nag-crave din sila ng Filipino food. So ito naman, gusto ko lang ma-experience yung dagat bago kami mag-check out mamaya. So gusto kong namnamin yung simoy ng hangin, yung alon, mabasa sa dagat. Si Habi, ayaw niya kasi medyo masama pakiramdam daw niya. So siya lang yung nagbibideo sa akin.
We are both coffee. Mm-hmm. Bohol Sea. Bohol Sea. Okay. Oops, they're coming to you. It's not up. So it's supposed to be winter is a good weather. We can do the kayaking over in this area. Mine. And this one is getting real. Oh, the boat is closer. See that? It's over there. The boat.
pagkatapos kong magtampis ako sa dagat, ito lunch na at dumating na yung tatay, auntie ko at saka mga kapatid ko. So, sama-sama kami sa lunch bago ako mag-check out kami. So, ayan yung tatay ko kumakain na. Picture-picture din kami. Nakakatuwa, di ba, pagkasama ang pamilya. Pero syempre, pag umuwi ka talaga ng Pilipinas, talagang gagastos ka. Kasi lahat ngayon sa Pilipinas mahal na. As in, mahal na lahat. Magugulat ka sa presyo sa palengke. Kasi nagmahalan talaga lahat. Pero, di bali, basta kasama ang pamilya, di ba? That's fresh. Papaya. It's full of fiber, babe. I got enough fiber. Mm-hmm. Last year. Full of fiber. Fresh from Barangay Kanyoo. Where can you own? Where? Macaroons. No. Jocelyn bring this from the backyard. Oh, she did? Yes, from our... I thought out of the field. This is from our backyard. Oh, okay. Then... See that? Langga na. Papaya. Sweet though. You know what? When I was a kid, we will eat this one, but not ripe. We put just salt and vinegar, and that's it. Mm. Antioxidants. Yummy. Ito na ang mga bakasyonista. At ito na yung araw na mag-check out kami. Oras mga 2 to 3 o'clock in the afternoon yung check out namin. So, ito ay nasikaso ko yung bayarin. Baka may naiwan kaming dapat bayaran. At nag-video-video din dito sa may lobby nila. Maganda naman ang area. So, punta na kayo dito magbakasyon. Sa mga hindi pa nakadiscovery sa Kuting Reef. Dapat inani ang mga tao. Di malata o malata. Uy, si tatay nag-una na. Ito ah? Asa naman ito siya pa doon? Nag-una na, oh. Nagsungkod-sungkod. Asa Roswila? Sumaon ni Kuting Reef. Sige, magkakapuan. Kuting Reef. Kuting Reef, south of Leyte. Diba?
sikat pang sakyanan, kinsa ng sakyanan. Then that one. Who are you? Who are you? I am a traveler.